Pangatlo na tayo na parte ng ating pag-aaral sa theology ng programa ng Diyos para sa Israel. Pag maghiwalay tayo sa pagbantay ng nangyayari sa Israel, malito tayo sa pag-aaral ng prophecy. You cannot understand prophecy quite adequately and well to a point na yan ay magiging magiging apocalyptic or magiging encouragement sa ating loyalty sa Panginoon. Malito tayo pag bitawan natin ang programa ng Diyos sa Israel. At itong nagkaraan taon ay atin rin nadagdag ang idea na kung bantayan mong Israel ay hindi pwedeng hindi mo mabantayan din ang mga Arabo. Kasi dalawa yan sila, yung dalawang nasyon yan sila, ang nasabi sa Genesis 16 na pagpapalain ng Panginoon. Palakihin ang Panginoon yung anak ni Ismael at yan po sila yung mga Arabo at Muslim sa ngayon. Dati hindi yan sila dati Muslim or hindi yan sila dati Islam. Dati mga idolatros yun sila. Maraming idols nila. Kaya lang pagdating ni Muhammad, na-influensyahan si Muhammad ng monotheism sa kanyang panahon na ang background ni Muhammad ay the world was also Christianized. Kaya nang nagsimula si Muhammad, mga 500 AD, ang Christianity na-established na. And that Christianity became the Roman Catholic Church, majority of it. Although na may mga iilan, minority, that belong to biblical Christianity na nagsimula pa sa panahon ng mga apostles. And so, pagtingnan natin ang programa ng Panginoon para sa redemption program mula sa kay Adan hanggang sa katapusan, sa paghukom, ay hindi natin maiwasan na bantayan ang ginagawa ng mga Hudyo at ginagawa ng mga Arabo. Pabayaan na natin ang nangyayari sa Pilipinas, Amerika, sa London, sa England, sa England at ibang parte ng mundo kasi hindi yan sila masyadong mahalaga sa biblical prophecy. That's why you do not see America or Britain or even Asia, you don't see them in biblical prophecy. Ang nakikita lang natin sa biblical prophecy, yung mga Arabo, Middle Eastern countries at ang Israel. Yon ang paninindigan ng ating iglesia at yan ang paninindigan ng ating seminaries. At ayaw ko na ako tumatanda at hindi ko alam kung ilang taon pa ako gamitin ng Panginoon ng mga ngaral, but alam ko malapit na. Naalala niyo yung marbles na aking inipon na may isa ka marble bawat week? Pag Linggo, kinukuha ko, nalalagay ko sa basurahan para mabawas ang matira. Ano na lang? Anim na lang ka marble ang natira. Kasi anim na lang ka Sundays bago ako mag-birthday. 75 na. At yan daw ang average ng Pilipino. 75. Bumababa yan dahil may mga kapatiran tayo kuminsan, katulad sa kay Lisette. Siya ay 21 pa lang, magto-22. But dahil sa diabetes na kanyang problema yan, mula ng bata pa yan, yon ang nagwakas ng kanyang buhay. So para sa kanya, diabetes niya yung paraan kung paano siya makapunta sa piling ng Panginoon. Ang iba naman, aksidente. Ang iba naman, cancer. Ang iba naman, old age. Sari-sari na pamamaraan ang ginagawa ng Panginoon na magtigil ng ating buhay. Ngunit, ang programa ng Diyos sa pagligtas sa tao, mamatay man at madagdagan ang mundo ng populasyon. And I know it will always increase. Hindi pa nangyari na ang populasyon ng mundo ay bumaba, except lang siguro sa First World War at saka sa Second World War. Lahat na sakit, lahat na plagues na dinaanan ng mundo. Pagkatapos ng plague, makita mo na naman na patuloy naman dami ng dami ang mundo. Ngayon, malapit naman ulit tayo. We are going into the mark of 8 billion people in the world. Ganon na karami yan sa panahon ni Noe. Galing sa kay Noe hanggang ngayon, balik naman tayo sa 8 billion at maaaring malapit na nga matapos itong ang programa ng Panginoon. That's why it's important that all of us will learn the book of Daniel.
Siguro sa lahat ng mga aklat na medyo pinapabayaan lang, naalaala lang itong aklat pag magkwento tungkol sa kay Daniel in the lion's den, Shadrach, Meshach, and Abednego in the fiery furnace, yun lang. But the prophetic significance of it is most of the time ignored at hindi nila mapag-aralan. And atin dito sa First Baptist Church, ginawa namin na commitment, natin ito na sabay-sabay commitment, that we are not going to abandon the teaching of the whole counsel of God, because yun ang natuturo sa atin sa Matthew 28:18-20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. All things whatsoever I have commanded you. And lo, the promise is for those who are doing it. Kaya hanggang sa rapture or hanggang sa katapusan ng buhay ng ating mga leaders dito, another generation comes and fill up, atin sinisikap na ang paninindigan sa Biblia ay hindi maabandon, because there are many churches today who have become apostates. After 50 years, wala na. Hindi na sila naninindigan sa Panginoon. Nagbago na. And this is the effect of the ecumenical movement and the apostasy movement of our times. That will just increase and increase and increase. Kaya ang proportion ng mga mananampalataya na tunay sa mga hindi mananampalataya, dagdag pa yung mga hindi tunay na mananampalataya, paliit na paliit ang proportion. And rightly so, because Jesus himself said that the way to heaven, to life, to eternal life is very narrow. But the road to hell and destruction is broad, and the gate is wide. Broad is the way. Kaya dito na tayo sa chapter 3. Just a little review of what we have studied last week. Nakita natin last week yung image nga nakalimutan sa panaginip ni Nebuchadnezzar. At sinabi natin na kung patayuin natin yung, paigayin natin ang image dito, ang ulo niya doon. At ang ulo na yon ay gold. It's made of gold. Tapos yung kanyang breast at dalawang arms ay silver. Yung silver na yan, ang ulo na yon, ang gold is Babylon, the Babylonian Empire. Hindi na nabanggit ang Assyria at hindi na nabanggit ang Egypt. Doon na sa kalye. So, ang Egypt at saka Assyria ay doon na sa bakod, labas. Ang pumasok lang dito ay yung ulo lang nagsimula, because Daniel was the prophet of God for the Jewish people. Ang programa ng Diyos na natira para sa Hudyo. Ang programa niya para sa Assyria, wala na. Ang programa niya para sa Egypt, wala na. History na. Pagdating ni Daniel, ang programa ng Panginoon mula sa panahon ni Daniel, Babylon ay nakalagay sa Daniel. So Daniel begins with the gold of head, or the head of gold. Gold of head. Head of gold. Hindi ba pwede mabaliktad na gold of head? So, golden head. Yung gold doon, yun ang Babylon. It was a glorious empire. Ha? Kaya inaangkin niya ni Saddam Hussein eh. Ha? I am the incarnation of Nebuchadnezzar. Ayun. Nahuli ng mga Amerikano, pinugutan ulo ng mga taga-Iraq. Kawawa naman yung Nebuchadnezzar na yun. Okay. So, gold. Ibig sabihin, Israel will go through Babylon also. It went through Egypt, Arab. It went through Assyria, Arab. It went to through Babylon, Arab pa rin. Or Ismailites, descendants pa rin ni Ismael. Now, when we talk about the descendants of Ismael, we do not forget that there are other descendants of Abraham that are siding and that become part, joined with Ismael. And yun ang anim na anak ni Keturah. We mentioned about that. Anim na anak ni Keturah, they occupied, according to Genesis, the Middle Eastern countries. Sa ngayon, yung mga Kyrgyzstan, mga Kazakhstan, mga lahat-lahat yan na may stan-stan yan. Puro yan, Eastern Empire. And they are from the lineage of Abraham through Keturah. Tapos huwag niyo kalimutan, ha? Ang kambal na si
Isaac, ano, ang kambal na anak ni Isaac, na si Jacob at saka si Esau ay nag-separate din yung dalawa. Si Esau, nangasawa ng anak ni Ismael. And so, he went to Egypt and became also a part of the Egyptian Empire. Si Esau. O, kita mo? You have Ismael, you have Esau, and you have the other six. You have the other six sons of Keturah. And so you have today 2 billion people that came from Abraham through Keturah and through Hagar. Ang laki-laki niyan. And they are now numbering over 2 billion. Walang nasyon ngayon at rasa na nakaabot dyan sa ganong karami. Israel, according to the internet na information, is only 14 million all over the world. Israel is only 14 million. Ang doon sa Israel ngayon, 4 million. Ang 3 million ay Israelites. But the 1 million are Palestinians. So may sa loob mismo, Arab. Now they are fighting over the land. Okay. So, gold. Nebuchadnezzar. Sa sunod na chapter, kasi nakalagay yan doon eh. At enumerate natin, para nga makapasok sa ulo natin. Gold, Babylon. Breast of silver, Persia, Medo-Persia. Pagkatapos, ang belly and thigh is made of bronze. Yan po ay Greece. Yan ang sunod-sunod. Hindi na yan naabot ni Daniel ang Greece because he already died when Greece became an empire. Daniel have long died already. Pero tingnan mo, dahil binigyan siya ng Panginoon ng tulong sa banal na espiritu, he was able to write quite in detail what will happen to the Jews during the Grecian Empire. And so may record tayo dito. Okay. Ang Greek Empire was going to be destroyed also. At alam natin kung sino yung nag-destroy ng Greece, Rome, but because the Roman Empire is not part of God's program for Israel, hindi nilagay sa Daniel yon. Wala nakalagay sa Daniel ang Roman Empire. Tandaan natin yan dahil yan ang pinaka-mortal na kasalanan ng halos lahat ng mga commentators. That includes me also, that had been influenced by our older theologians, who insist that the fourth empire that is seen in Daniel is the Roman Empire. No, it is not. Because the Roman Empire belongs to the church age. And the church is not part of God's program for Israel. Tandaan natin yan. Ang Israel suspended na sa programa ng Panginoon during the church age. And I would like to dare anybody who is teaching today that will say that Israel and the church are together in the church age. Hindi yan tama. That's wrong theology. Israel can only become part of the church if he believes in Jesus Christ. So, hindi naman natin sinasabi ng Israel, hindi sila magiging Kristiyano, but they can only become Christians when they accept Christ, not stay in the religion, Judaism. Pag ang Israel hanggang sa ngayon ay manatili sa reliyon ni Moses, paimpirno yan lahat sa panahon natin ngayon. Except a man be born again, except the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation from Pentecost up to the rapture. Kaya walang Hudyo na makapunta sa langit pag hindi siya magiging Kristiyano. Wala rin Pilipino makapunta sa langit, lalo na. Walang Amerikano, walang Inglaterra, walang Asian na makapunta sa langit kung hindi sila magiging bahagi ng katawan ni Kristo. That is the program of the church. Kaya, Babylon, Persia, Greece, pagkatapos ang tuhod na wala. Ang knee is not mentioned. Mahalaga ba niyong knee? Hindi. May mga tao na wala tuhod, kaya ang panglakad nila, ganun. Kasi wala tuhod, hindi mo mabend eh. Ang inimadaman, wala legs, tuhod lang. So tuhod, nagaluhod sila. Pero ang bilis tumakbo, basketball pa. Kabisikleta pa.
Ni is very important, but the Ni is not mentioned there because the Ni is the Roman Empire. Okay, ha? Pakinggan nyo yan dahil 30 years na ang pag-aral niya ng ating mga kasamahan. More, mga 40 years na because when I started teaching prophecy more intently, it was 40 years ago. 45 ang edad, 35 ang edad ko nagsimula ako turo ng ano ng prophecy. And so, wag natin ilagay ang Roman Empire because sa image na 'yon, tuhod wala na lagay. From the thighs diretso sa kaagad sa legs. Okay? At ang legs is the Tribulation Empire. Hindi pa darating yon. That is the Arab Empire of the Tribulation Period after the Rapture. Kaya after the Rapture, may World Empire. It will be under the Antichrist, the Dragon, and the False Prophet. It cannot be Rome because Rome was already destroyed as an empire in 700 AD. Wala nang Roman Empire. Ang Roman Catholic Church na lang naiwan. But there is no mention of the Roman Catholic Church ever becoming an empire, political empire. No, there is no mention. The next world empire is going to be an Islamic empire and it is now forming around the world. Mayroon silang political contingent, mayroon silang, sabi nila, moderate Arabs, at saka mayroon silang terrorist at militant extremist Arabs. Ano laban natin sa tatlo na yan? May component sila iyan na arm. Pampugot ng ulo, pang bomba, suicide bombing. How can you fight against that? Isang suicide bomber lang, he can kill 3,000. That's what they did in America sa World Trade Center, 1991. 8 na pilots na nag-aral, commercial flying, may lisensya lahat. 8 sila. They were citizens of the USA by virtue of their immigration. Gin-hold up nila, gin-carnap, no, din-airplane nap nila ang ano tawag niyan? Air hijacking. Hijack nila yung tatlong aeroplano. Up. 1, 2, 3. 4. 4 aeroplano. Ang isa, kaliwa ng World Trade Center, patapos kanan. Ginano nila, oh. Pagsunog dito, tinaanan dito, sunog, hulog. More than 3,000 Americans and foreigners were there trapped, burned, cremated in instant. Instant cremation yun dahil ang temperature doon ng init na yun, siguro pareha sa impirno. Kunti na kaparehas because there were no bones, there were no basta anything that is combustible was burned. Hell in America in New York. Bakit? 8 lang. Mabuti na lang yung katapusan ay lumaban yung mga pasahero and they tried to overpower the hijackers. And so the plane dropped in Pennsylvania before it hit the White House. White House ang target noon. God was merciful. Yon, nakalimutan na nila ngayon. Ngayon, awayin nila nga, awayin ngayon si Trump dahil because Trump want to strictly enforce the security of America. You cannot enter America if you come from these 7 countries that come where the terrorists come from. 42 ka Islamic countries, hindi naman naban yung 35. Only 7. Pagkatapos, hindi naman ang lahat na citizens doon makapasok o immigrant makapasok. Yung may background lang na maganda, yun ang kanilang papasukin. Yung walang background, hindi pinapasok dahil hindi mo alam kung ano yung kanilang pinanggalingan. What's wrong with that? Nothing wrong with that. You just want to secure your borders. But I don't think America will be able to secure its border against Islamic terrorists. Nor can we. Tandaan natin yan. Whatever happens to the Philippines, the South is going to be our problem. You either have to get along with the Islamic group in Mindanao or you keep on fighting them until you lose because they will be supported by the Arab nations. In PA lang, nahirapan na tayo. Yan, mga
Ilunggo, kag mga Tagalog dyan, at saka mga Cebuano at mga lahat andyan sa NPA. 50 years na ang rebellion na yan, hindi matapos-tapos. Kaya itong apat na empire na ito, ang dito ang paa at saka yung ang paa at saka legs is the Islamic Empire. 'Yon ang sirain ng Panginoon sa Armageddon. If that is Rome, then Armageddon was over in 700 AD. Wala pang Armageddon. Kaya lang may mga tao na hindi naniniwala ng rapture, hindi naniniwala ng tribulation period, hindi naniniwala ng millennium. Kaya itapusin mo na lang sa Roman Empire. That's wrong theology. That is a lie that comes from the one who said to Adam and Eve, has God said? Has God said? No. Hindi yan ang sabi ng Panginoon. You can eat everything except that. Okay. Now ngayon, sa chapter 3 is already a fulfillment. It was a fulfillment of that vision. Ikaw, Nebuchadnezzar, will become the great emperor of the whole world. Ang ginawa naman ni Nebuchadnezzar, nang narinig niya yon, imbis na sambahin niya ang Diyos na gumawa. Kasi sabi niya, blessed be your God who revealed to you my dream and the interpretation. Binigyan niya nga ng regalo si Daniel because of that. Promoted him. But in the next chapter, Daniel was not in Babylon. Kasi siyempre, nang ang Babylon lumaki, it had to take over the affairs in Assyria and the rest of the world. And therefore, Daniel being the top of the princes and the leaders under Nebuchadnezzar, he was not with the three Hebrew boys. Kaya huwag niyo hanapin si Daniel dito at sabihin, si Daniel pala yan nagluhod. Kasi hindi siya nalagay dito. No, he was absent. The only time you are absent from idolatry, you will not be punished for idolatry is when you are out of the area where idolatry is punished. So, ito nang nangyari. Nagpatayo siya kaagad ng napakalaking image. Imagine, ang kahaba nito is 70 feet. 70 feet tall. Alam niyo bang 70 feet? If you are in the coconut groves, the highest and tallest tree that is more than 40 years old is about 70 feet. Ganong kataas. Ganong kataas ang image. Parang niyog. Okay? Ang kalapad niya was 6 cubits. Breadth was 6 cubits. So 6 cubits is 6 times 20. So that is 6 times 20. 180. Tama? 6 times 20, 120. 120 feet. Itong, ang atin, ano, this is about 80 feet hanggang doon. So, 120, ang kalapad niya, ay hanggang doon sa road 2. Ganun kalaki na image. If you think of that, you cannot imagine how much labor and materials were put in it. Hindi yan basta-basta na image. It may have taken thousands, hundred thousands of slaves in order to make that. And it was finished. Ganon. Kaya sabi natin, yung mga tao noon, mga cavemen, yung mga tao noon ay walang alam sa engineering, patayo ka nga ng ganyan kalaki ngayon na wala crane at walang mixer at walang bakal. Look at the pyramid. Sabi nila, mga tao noon, cavemen, wala pa pinag-aralan yun. They do not know engineering. Hire an engineering firm that is going to be able to make another replica of one of those pyramids in Egypt. Hindi nila kaya gawin yun. Alisin mong giant cranes, alisin mong siminto. Kaya huwag natin sabihin na mga tao noon ay bubo. Tayo ang bubo ngayon. Magaling lang tayo dahil may computer. Kayo na mga computer. Sige,
Ikunin niyo ang cube root ng 125. Ha? Dito lang, dito. Ha? Kailangan may slide rule ka. Pro kung may computer ka. Ayan, kuha na kaagad. So huwag tayo magmamayabang na mas matalino tayo na ngayon. Medyo okay lang tayo ngayon dahil ang dami ng resources binibigay sa atin ng Panginoon. But Adam and Eve, Adam was a very smart prototype of a human being. Kaya sabi nga ni Hoven, imagine one day, nakumplito ng buhay niya, nakapangasawa siya, napangalanan niya ng lahat, only in one day. Sino makagawa niyan? Named all the animals in only one day. So man is very smart. Nebuchadnezzar had an engineering skill that you cannot imagine, incomparable to our present time. Kaya nang nahulog yung regime ni Saddam Hussein, tingnan mong sabi ng mga tao na nakapunta sa Iraq, look at that hanging garden in Babylon. Look at all the archaeological findings that they have buried in Babylon. And that's about 4,000 BC. 3,500 BC. The Bible is correct. That the Tower of Babel was there. And this is another tower ito of Babel, but this is during the time of the Babylonians, and you're talking about 500 BC. Tower of Babel is 4,000 BC, 3,500 BC. Okay, so itinayo na yon, pagkatapos gusto niyang sambahin yon. Baliktad talaga eh. Yung nalaman niya sana sa previous chapter na pinuri niya yung Panginoon because of what God did to Daniel, napaalaala ang kanyang panaginip, na-interpret pa, pagkatapos pinuri niya pa yung Diyos. And yet, right away after that, sa kanyang pagkayabang, gumawa pa siya ng image. That image must have been of himself. Kung ang turi ni Babel ay turi lang as a symbol of unity of the whole human race. Ito is the tower of a dictator, image of a dictator that defies the authority of God. Kaya yan si Nebuchadnezzar. Then required all of them to worship that image. Okay, so ang nangyari dito is set. Alam natin yung istorya. I don't have to go into the details. Ang akin na lang ay basahin ko dito. I hope you have a copy of this. Ha? Hindi naman ito Bible, pero maganda ito nakatabi ng Bible nyo. Para na kung mamatay ako, at least malaman nyo pa rin na Pastor Nacita. Kaya lang, ang kopya nyo na ito, tag 100, kasi wala nakalagay yung author. Blanco. So, pag blanco dito, 100 lang yon. Pag may ito na, at may dito, at may ito, 200 na. So, bilihin nyo na wala ito. Para 100 lang. Hindi bali, ang laman yan, parehas din eh. Cover lang eh. Hindi naman, sabi ha, do not judge the book by its cover. Judge it by its content. No, so, hindi bali na. Lagyan nyo na lang dito, about the author, first book. Pastor ng first book. Tama na yan. Kayo na magsulat. Dito. Okay? Dito tayo sa chapter 3. Ang maganda dito ay, when you have this, you have the whole book of Daniel printed. Kaya ko na, pansin nyo kanina, pag responsive reading, yung Bible ko, hindi ko na kinuha doon sa akin briefcase. Dito na ako nagbasa. Dahil dito lahat yon. Ang Revelation, no. I did not copy Revelation because it's 22 chapters. Pagkapihin ko, ay masyadong makapal. But Daniel, pwede dahil maliit lang ang, kunti lang ang comment. At these are some of the comments we have. Una muna, yung atin historical. The image was made and set up to be worshipped by the whole empire. Pinatawag lahat ng mga presidente, lahat ng mga officers, all 120 countries of the world. Eh, huwag niyo sabihin na noon bubu yung mga tao. Hindi. There were already 120 countries during the time of the Babylon. Panahon ng Persia, 127 countries na ang kasama ng Persia. Ngayon, we have more than 200 in the UN.
Hindi man masyado nagdami kasi palaki na lang yung mga countries. Okay. The religious celebration was announced and everyone was to fall down and worship. At ang resulta nito ay na may tatlo out of all peoples of the world. There were three. Imagine, ilagay natin, mga 300,000 yun sila doon. Three lang ang naninindigan para sa Diyos. So the three Hebrew boys refused to worship. Binigyan sila chance, the chance the king offered to save their lives if they fall down when the music was to be replayed, was rejected. Hindi na pinatugtog. Ang ibig sabihin, malambot pa rin ang puso ni Nebuchadnezzar sa tatlong ito dahil kilala niya ito, mga scholars niya ito, pinalaki niya ito mula ng mga 12 years old pa yon. Pinakain niya yan at pinalagaan, tinuruan sa astronomy, sa knowledge, all the knowledge of the Chaldeans. Kaya mga scholars yon, they were officers of the kingdom, of the empire. Kaya na nakita niya, alam ko na naka-uniform pa yan sila ng kanilang official uniform. Kaya pinatawag sila na nakita ni Nebuchadnezzar, kahit nagalit siya, mayroon pa rin siyang natitira na pagmamalasakit sa kanila. Hindi niya alam kasi nga gin set up para nga patayin. And Nebuchadnezzar had to obey his orders. Kaya sinabi niya, okay, hindi kayo nag-fall first time. Okay, I let the music replay again. Ipapatayo, paano ko ulit? Para na mag-fall down. If you fall down and worship, then okay. Mayroon tayong peace. Nothing will happen to you. But if not, today, you are going to be burned alive. I-cremate, wala problema. Kasi ang cremation, like Lisit, is going to be cremated this week. Patay na siya, i-cremate. Ang mahirap yung buhay ka, na i-cremate ka, diretso, buhay ka pa. At many of our brothers in the Lord in the first three centuries were burned alive. Head chopped by guillotines, sword. Ang iba naman ay binitay. Ang iba patiwarik ang bitay because they believed in Jesus Christ. Others were fed to the lions. Others, mga pregnant na babae, ay ginaoperahan nila, tapos kasama sa baby doon sa tiyan, nilalagyan nila ng hilaw na mais, tapos itahiin, tapos iwanan sa wild boars para na kunin ng wild boar yung kanilang mais in the process. Wasak ay yung baby doon sa loob kasi patay ang nanay, patay ang bata. Hindi naman kainin ng wild boar yun kasi wild boars are herby, hindi yan sila magkain ng ng karni. Pero kainin nila yung mais, kailangan nila alisin yung mais doon sa tiyan, patay! Yet they did it because they did not want to fall down to the God of this world. E tayo, kunti lang, hindi na tayo sasambay. Kristiyano ka? Medyo lang. To save our neck. Okay, so sabi nila, tingnan ko kung sino na Diyos ang makaligtas sa inyo sa kamay ni Nebuchadnezzar. Biro mo kayabang yan, Grabe, nagyabang na talaga si Nebuchadnezzar. And therefore, ang sabi ng tatlo, okay, our God is able to deliver us, but if not, we tell you, kaya kami ng Diyos ligtasin sa mga kamay mo, but if not, we will not worship your God. Kaya lalo nagalit si Nebuchadnezzar. The rest of the story says, he heated the furnace 7 times. Ang ordinaryong init, alam nyo naman na marami ang kanilang panggatong doon sa Babylon. Marami panggatong nila, maraming coal nila doon at marami yung kahoy nila doon, mga hardwood pa. So pinainit 7 times. Ang sabi nga doon, nang tinapon sila, sa init ang nagtapon na sunog. Ganon ka ang naghawak sa kanila nga magtapon doon, hindi na nakalabas sa init, namatay sila. Ganon kalakas ang init.
And yet, ang nalaman natin dito na nang apat tatlo sila ay nilagay doon, maya-maya kunti, may nagalakad doon sa loob na apat, and one looked like the Son of Man, the Son of God. Okay, yun ang nangyari sa kanila. So this was accomplished. Pinalabas naman sila ulit. At ang sabi dito sa dulo, ito talaga si Nebuchadnezzar, tigas ulo talaga. Di ba? Pag ang tao kasi walang pananampalataya, there is no telling of how hard his heart can be after on and on and on experience that rejects faith in God. Nakita niya ng Panginoon kung gaano kapangyarihan makaalaala ng panaginip. Ha? Walang tao na makaalaala ng panaginip ng ibang tao. And yet, God was able to give that wisdom to Daniel. Walang tao na makamabuhay doon sa... Para mapatunayan na talaga mainit, baka sabihin natin na ano lang, may mga nagtitinda kasi nga na sabi, fireproof eh. Pero ang ilan nilalagay na chemical ay hindi man totoo. So, nag-flame lang, pero hindi naman mainit. Siguro yun na nangyari sa kainulid ni Castro noon nang in-testing niya yung firemen, yung kanilang binili ng milyon-milyon na mga damit para sa mga firemen na hindi daw masunog. So, gindala nila doon sa kay Nolan de Castro, nilagay doon at saka yung mga polis doon, nilagay doon. Lagyan ni Nolan de Castro ng gasolina, nasunog! Sabi niya, at nasunog! fake ang apoy. Tunay ang apoy, yung fake ay ang ano, jacket. Okay, so yun ang nangyari dito. Nang nakita, ito sabi ni Nebuchadnezzar, Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come here. Ano kaya ang damdamin ng isang tao na ganito? Grabe yung panaginip. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. At sinong witnesses? All the governors, captains, kings, and everybody who was there saw these men upon whose bodies the fire had no power. Kaya hindi lang si Nebuchadnezzar vision ito. It was seen by everybody who was in seeing distance from the furnace. Then Nebuchadnezzar, wala nga eh. Hindi nga singed, huh? Neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake, ito naman ang kanyang sabi, pangalawa na, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, Abednego, who hath sent his angel. Parang Baptist, no? Who has sent his angel and delivered his servants that trusted in him. And have changed the king's words and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own god. Therefore, ito na maganda nga decree. Therefore, I make a decree to every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. What a reversal. What a reversal. But, next Sunday, sa chapter 4, nagyabang naman ulit ng hari na to. So we're going to look at his vision of a big tree na naman na pinutol ng Diyos dahil sa kanyang kayabangan. Yan ang ating pag-aralan. And so, ang fulfillment ng
head of gold was fulfilled in chapter 3 and chapter 4. And then in chapter 5, his son Belshazzar was killed. And the Persian Darius the Great came and took over the Babylonian Empire and made the whole world subject to the Persian, Medo-Persian Empire. At ito nilagay ito sa Daniel para malaman natin na ang progression ng events sa programa ng Diyos mula sa Egypt, Assyria, Babylon, Persia, Greece, then Rome, which is not yet seen, but nakita na natin natapos, and then the Tribulation Empire, and then finally, the world will experience the Israeli Empire, whose God, whose King is going to be the Lord Jesus Christ, who will sit for 1,000 years as the King of the whole earth, the Empire of Israel. Yun ang sinasabi sa Biblia, hindi pinaniwalaan ng tao. Maraming Baptist, hindi naniwala, Christ will come again and become a King of Kings and Lord of Lords. Sa langit na lang daw yan. No, he's being anointed prophet dito sa mundo when he was mortal. Today, he is the anointed priest and mediator. Ano pa rin siya? Son of man pa rin siya. God in flesh, pro-glorified body na. Hindi niya pa natapos yon. Tatapusin niyo yun, and then he comes at the rapture. Kaya huwag niyo sabihin na tapos ng programa ni Jesus Christ. Ang it is finished was the payment for our sins. Ang kanyang mediatorship is not yet finished. He's still mediating for us until the rapture. After the rapture, then all Trinity goes up. Maiwan dito, dragon, the Antichrist, and the false prophet for 7 years. Then after that, Armageddon, God will wipe out this present human civilization. Lahat na structures dito sa mundo, maggunaw ito. Then he will start a new world that is like perhaps that of the Garden of Eden sa labas. Yun for 1,000 years. Kaya huwag kayo maniwala ng global warming, no. God has calculated already that man will continue to live until Armageddon, mayroon pang matira. May tao pa rin matira, although mga bata, mga inosente. And then after that, these children are going to grow up, fill the earth again with billions of people, and then after that is the great white throne. Yun ang turo dito sa banal na kasulatan. Kaya kailangan malaman natin ito dahil niluloko tayo ng mga kulto. Mali ang kanilang mga tinuturo tungkol sa prophecy. Okay, we will sing our closing song. Let's pray. O Diyos, salamat na sa araw na ito, pinaalaala mo naman muli sa amin ang kasiguruhan na ang programa mo sa redemption through the nation of Israel, na hanggang sa ngayon sila po ay suspended, but we know you are going to regather them again when the church is raptured for the tribulation period. At kahit na sila lahat ay mamatay, and only the babies may enter the millennium, yet we believe that through these babies you are going to fill the world again with all nations and tongues, kindreds and people, to be ruled by the King of Kings and Lord of Lords, the Lord Jesus Christ, together with the saints. Kaya salamat Panginoon na ito ay naklaro sa banal na kasulatan. Ang problema lang namin ay ang pagturo nito at ang pag-unawa ng mabuti na tinutulungan ng banal na Espiritu, because if you abandon us with your Holy Spirit, we will never be able to know your program of redemption through Israel and through the church. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Pastor Nacita. Ngayon po, para po sa ating closing,